totoo pare. Niloko ko daw siya. May balita ka na ba kung nasa Sabina? Ulit siya sa akin. Feeling niya kasi iniwanan ko siya sa gitna ng mga problema. Balitaan na nila na nawawala ka. Punta kasi dun sa Jo Marie. Sinasabi ko na nga ba eh. Punong hiya ka? Alam mo pala kung nasaan? Punta na dito ang presidente. Sorry po kung binigyan ko po kayo ng sama ng loob dahil sa paglayas ko. Pero masama lang mo talaga yung loob ko sa inyo eh. Akala ko nga isa kayo sa magtatanggol sa akin, pero isa pa po kayo sa mga humus ka sa akin. I'm sorry. Sabihin mo sa tatay ko, hindi ko kailangan ng pantay. May banta sa buhay mo. Hello? Jo Marie! Hoy! Anong nangyayari sa anak ko? Sagutin niyo ko! Jo Marie, saray! Jo Marie! Hello? Si Jo Marie. Kumpirmado na po. Nasa ospital si Sir Jo Marie. Itama po ng bala. There's been an accident. Agaw buhay ngayon dito sa ospital na ito si Jo Marie Buenavista, ang bunsong anak ni Vice President Solomon Buenavista matapos makaengkwentro ng mga hindi kilalang suspect. Hindi naman pinalad ang detailed bodyguard ni Buenavista na dead on the spot matapos magtamo ng tatlong bala. Maswerte namang nakaligtas ang isa pang kasama ni Buenavista habang ang mga suspect ay nakatakas. Ayon sa mga awtoridad, malinaw daw ito na assassination attempt sa anak ng politiko. Pilipinas without his blessings. Gagawin ko yun para sa'yo. Para hindi na ako malayo sa'yo. I love you. Ano? I said I love you. Kaya na, di ba? Kaya ano tingin mo sa'kin, Chief? Papayag ba ako magpahalik sa'yo kung hindi? Kaya na talaga. Yes! Wala pong kasalanan si Fina. It's all my fault.
kahit ano pang sabihin mo, nawala na ako ng tiwala sa'yo. Kung pwede ba, layuan mo na si Fina. Tito, mahal ko po si Fina. Hindi ganyan ang pagmamahal! Jomery, magtanan na tayo. Hindi natin pwede ayusin ang isang pagkakamali na isa pang pagkakamali. Dahil sa bandang huli tayo rin yung magsisisi. Spent with you ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ko sa buhay ko. At pinagsisisihan ko yung Francis. Magwakas na ang buhay kong ito ngunit sa puso ko. Francis! Ikaw ay maroon. Kailangan daw ng mga police statements mo. At hindi maglala. Isang malaking palaisipan ang assassination attempt sa bunsong anak ni Vice President Solomon Buenavista. Samot-saring mga haka-haka ang nagsusulputan. May kinalaman kaya ito sa mga aligasyon ng korupsyon laban sa politiko? May kinalaman kaya ito sa mga kalaban ng pamilya sa politika? O may koneksyon kaya ito sa mga kumalat na sex video na kung matatandaan natin ay na-involve si Jomery Buenavista at ang first daughter na si Fina Policarpio? Hanggang ngayon ay wala pa rin binibigay na opisyal na pahayag ang mga otoridad, maging ang pamilya Buenavista. Manusol, binigyan ko na ng orders ang ating polisya. Nakahanda na sila magbuo ng task force para sa investigasyon ng kasong ito. Thanks, John. I appreciate your concern. Pero napag-isip-isip ko, tatahimik ako sa kasong ito. Hindi ako hihingi ng tulong sa mga pulis. Manusol,
anak mo ang pinagtangkang patayin. Ayaw mo mahuli ang suspect? Nag-iingat lang ako, John. Wala na akong pinagkakatiwalaan ngayon. Everybody's a suspect. Kaya, mas mabuti na itong tahimik at undercover ang gagawin nating investigasyon sa kasong ito. Ayaw kong mabulabog yung mga taong walang pusong gumawa nito. Anong Sol? Kamusta na si Jo Marie? Under observation. Pero critical daw ang next 24 hours. Kailangan niya ang mga panalangin natin. Pero Manong Sol, sino ang pwedeng gumawa sa inyo nito? Well, your guess is as good as mine. Excuse me, kailangan puntahan ko yung anak ko. Hanapin ko lang sandali si Isabel. Maganda akong balita sa'yo. Ano yun? Nahanap ko na anak natin. Manong Sol! Bakit ho ganyan ang mukha ninyo? Ano mo gusto mong gawin ko? Ngumiti? Eh, muntik na nga patayin yung anak ko eh. So, may kinalaman po ba ito sa Mega Philippines Project? Ano sa tingin mo? Sino po ba talaga yung Luz Viminda Triad? Kung may kapangyarihan ng tao, sila yon. Silang pwedeng gumawa at maglukluk ng mukhang loob. Dati walang nakakakilala sa kanila. Ngayon lang sila nagpapakita, nagpapalamdam ng kanilang lakas. Karamihan sa kanilang negosyante, may malalaking impluensya sa lipunan. May military and business interests dito at sa iba't ibang bansa. May connection din sila sa iba't ibang underworld organizations. In other words, Leona, they are people you don't mess with. Pina, inom ka muna. Huwag na ubusan ka ng luwang iniiyak eh. Tama na yan. Gagaling din si Jo Marie. Oh. Tama yun. Magagaling mga doktor dito. Huwag ka mag-alala. Bakit ka ba kasi siya inaway? Baka yun na yung huling beses ko siya makakausap. Dito na mawala sa isip ko na pwede ako naglayas, hindi mangyayari ito sa kanya. Hoy! Ano ang sisihin yung sarili mo? Wala kang kasalanan. Ha? Pwede sana. Oh, wala po problema. Ako rin po eh, kung pwede sana makausap kayo. Oh, okay. Sige, dun tayo. Ay, hindi na ho. Dito na lang po kayo. Kami na lang ni Epi ang aalis. Ano? Nagtatampo ka pa rin ba sa amin ng daddy mo, anak? Ibig sabihin ba nun, uuwi ka na sa atin? May gusto ka sanang sabihin? Opo. Pasensya na po kayo kasi... Hindi ko maiwasang marinig yung pinag-uusapan ninyo ni Peanut sa bahay kanina. Naintindihan ko po yung lugar ninyo.
Mahirap po talagang maging ama. Paano mo nagawa yun, Apo? Paano ka naging ama kay Fina? Yung nga po eh. Sasabihin ko sa inyo na... sa mahabang panahon na pagkakulong ko po, hindi po ako naging ama sa kanila. Pero, nangako po sa sarili ko na pag ako'y nakalabas na, gagampanan ko pagiging tatay sa kanilang dalawa. Kaya lang, Mr. President, hindi na po ako nagkaroon ng pagkakataong maging tatay kay Pina. Kayo po, meron pa kayong pagkakataon. Huwag niyo pong sasayangin. Pag nawala sa inyo, baka hindi na makabalik. Kahit kailan. Anak, bakit ayaw mo umuwi sa atin? Mami, hindi naman po sa ganun. Kaya lang po, puro problema na lang po yung binibigay ko sa inyo ni Daddy. Ayoko na po kayong saktan. Siguro ho, hindi lang po talaga ako bagay doon. Nais po nga ho. Siguro yun yung dahilan kung bakit maliit pa lang ako. Paniwalay na ako sa inyo. Anak, huwag mo sasabihin yan. Hindi totoo yan. Yung buhay namin na sinasabi mo, kaya namin ipagbalik yan. Para lang makasama ka, ano? Huwag sasabihin yan. Fina, anong reaksyon mo dun sa balita na may connection daw ang assassination attempt kay Jo Marie at ang video ninyo, ang sex video ninyo? Madam, napanood niyo na po ba ang sex video ni Fina? Yes, madam. Anong reaction niyo doon? Madam, alam po ba niya yung may boyfriend ang anak ninyo? Fina, first boyfriend mo ba si Jo Marie? At first time mo ba yon? Madam. Isang tanong. Sending comment. Fina, sumitin ko na. Alone, magbibigay naman kami ng official statement sa tamang panahon eh. Pero this time, tantanan niyo naman ang anak ko. Kumuha naman siya. Pwede ba magbigyan niyo kami, please? Huwag ngayon. Kailangan po namin. Dalawin niyo si madam. Makikiusap. Sige na. Wala nga kayo dapat dito, secured area to. Nakikiusap lang kami. Magbibigay kami ng official statement sa tamang panahon. Maghintay lang kayo. Huwag ngayon. Nakikiusap lang ako. Kawawa naman ang anak ko. Mr. President, ano po ba ang official statement ninyo tungkol sa sex video ni Fina? Mr. President, bakit po hindi kayo makapagsalita tungkol sa issue? Pinagtatakpan niyo po ba ang anak niyo? Sir, what did you tell your daughter after seeing the video? Ano pong reaction niyo, Mr. President, sa mga nagsasabing malaking kahihiyan ng first daughter sa inyong presidency? Gusto niyo ng statement? Itong statement ko. Makinig kayo. Walang sino man sa atin ang may karapatan husgahan ang pagkatao ng anak ko. Wala tayo doon. Hindi natin nakita kung ano ang nangyari. Pero anong ginawa natin? Inakusahan natin si Fina lang kung ano-ano. Tinawag natin siya ng maraming masasakit na salita. Ngayon, sino sa atin ang may maduming isip? Siguro nga, nagkamali siya. Siguro nga, nagpadala siya sa pusok ng pag-ibig. At hindi nakapag-isip ng tama. Pero sino ba sa atin ang hindi nagkamali? Lalo na sa edad na ganyan. Biktima ang anak ko dito. Walang kamalay-malay na kinukunan siya ng video sa mga sandaling yon. Hindi sila mga tanga, napapayag, nakukunan sila ng video habang nangyayari yon. Alam niyo ba kung sinong dapat kamuhian at kasuklaman dito? Yun ang taong bastos na kumuha ng video at nagkakalat ng video na walang pahintulot ng anak ko at ng nobyo niya. Yun ang may kasalanan dito. Sila ang dapat mahiya. Hindi ang anak ko. Nangangako ako sa iyo, anak. Mananagot silang lahat. Hindi nila pwedeng bastusin ang anak ko. Makukulong silang lahat.
statement ng presidente. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Men, mag-escort po sa inyo. Kasi pinayuhan ko siya. Pero dahil doon, iiwanan niya tayo. Inulit yung titira sa palasyo. Kumusta na anak mo? Hindi mabuti, General. May mensahe ako para sa Luz Vimita. Ano yan, Manning Son? Tigilan na nila ang pamilya ko. I'll have those papers signed by the President. Sa buong buhay ko, sa kanya ko lang po naramdaman kung paano maging ganito kasaya. Thank you for loving my son.